miss yung mga ganitong tour. Kasi kay isa kayo sa mga humahataw noon talaga eh, di ba? Especially yung first album nyo. Ano ba, 4 times platinum ba yun? Ano, more than ano? Five times na. Multiple, yan. Hindi naman namin sobrang namiss kasi meron naman kami po mga regular gigs, siguro mga about, mas dumami pa po yung gigs namin, kaya tuloy-tuloy pa rin yung tugtugan. Siyempre, mas mamiss namin yung sa broadcast talo na kami. Mas maganda yung tugtugan na. Yun nga, international kasi. Yes, yes. Ayun, tapos siyempre, paano nyo na i-maintain yung kumbaga yung lakas nyo pa rin? Paano nyo pa rin yung grupo na ibuo pa rin? Siguro patuloy lang ang inom ng maintenance. It comes with the age pa. Joke lang po. Siguro nag-enjoy lang namin yung ginagawa namin. Siyempre nakikita rin namin nila sa mga nanonood sa amin, sa mga pumupunta sa mga concert na tinutugtugan namin, pinupunta namin. At tinukuha pa rin kami ulit. Yun nga. Doon. At saka ang isa pa kang maganda doon, mapabata, matanda, kitang-kita namin kung gano'n nila kasa ulo yung mga kanta. Kaya, oo. Yun nga. Nanonood kami. Alam lang, kahit maliit, matanda, kahit mga millennials, kabisado nila habang sumasabay sila sa mga tugtog. Yun ang nagpapalakas sa amin. Kaya patuloy pa rin kami. Isa sa paborito sa mga kumbaga rakrakan sa video, okay? Yung mga kanta nyo talaga. Yes, kaya talaga kahit pati yung mga bata na naririnig nila doon sa mga kumakantang ano eh, di ba? Sa mga matatanda kaya. Doon sa mga tatay nila. Nagagaya nila. Tapos ano feeling nyo siyempre na kumbaga sa kabila ng kasikatan ngayon ng mga K-pop, ng mga P-pop, ng mga grupo, yung banda, kayo, lalo na kayo mga OGs, di ba yung mga OGs kumbaga, di ba? Andiyan pa rin, yung hindi kayo nakalimutan ng mga tao. Ang masasabi ko dyan kasi marami nang nagdaan na era sa amin kasi nauso yung mga rap dati, yung mga panahon ng San Bakuta. Nandiyan pa rin kami. Kumbaga, kasama pa rin kami. Kung sino mauso, yung tuwan-tuwa lang kami kasi kung sino man yung Indian, na isasali kami dun sa trending ngayon, parang gano'n, sa mga festival, nandun pa rin kami. Kumbaga, hindi kami nawawala. Nasa line-up pa rin kami ng, kunyari kung sino man ang hit ngayon, nandun pa rin na isasama kami sa line-up nila. Gano'n. And last question ko na lang, nakatulong din ba yung kumbaga yung mga sikat na mga artista ginagamit yung mga kanta nyo sa mga mall shows, like si Coco Martin sa mga event niya dati, kinakanta niya tong Bexman eh. Yes, malaking bagay kasi siyempre Coco Martin yan, tapos iba pang artist na lalo na si Vice Ganda na sinama sa album niya yung Takas Tama, Ituloy Mo Lang yan. Yun ang title ng album ni Vice. Vice Ganda, taka niyo kung kumakain. Siyempre, napakalaking bagay po niyan para sa amin. Thank you and congratulations. Thank you very much for your... Diyos siya, panaligan. Ay, sinabi niyo kanina na banggit niyo na kasama pa din kayo sa mga festival, ano, kahit ano man yung trend. Pero hindi niyo ba nami-miss yung time na sa malls, pwede kayong tumugtog. Kasi di ba so many years na may mga malls na hindi pwede, mag-mall show na hindi pwede ang rap for the simple reason na naiingayan. So, what do you think of that? Especially ngayon na nag-mature na din naman ang taste ng audience. Siguro, pwede naman po kami uli tumugtog sa mall. Baka mangyari po yan pag nai-release namin itong bagong album. Yan, namimiss namin yan. Yan sa mga, tama po yan sa mga mall. At tinatanggap rin naman na tuturin rin naman po kami sa mall dati. Hindi na. Siguro pag nag-promote kami uli ng bagong album yan. Isa-isa yung namin lahat ng mall. Pati lahat ng mall. Tawa. pero hindi niyo ba question yung decision na yon na dahil naiingayan quote-unquote, eh huwag na muna mag-perform ang mga rock bands. Ay, hindi po namin na-experience yung ganyan kasi yung pupunta po rin dun sa mall na pinupuntahan namin, eh mga rockers talaga. Tuwa-tuwa po ngayon yung may-ari ng mall, nandun po siya nag-road eh.
meron ding wala pa po kaming nangyari na nahihingayan sila o ano, wala pa pong ganun eh na. Nagkaroon din ng trend noong early 2000 yata sila Bon Jovi na sa MTV no, na yung mga rock songs nila ginawa nila ng album na acoustic version. Kayo ba naisip niyo gawin yun? Yung break down pag gusto rin namin yun, kahit ano yung mga, kahit ang vlog, ganyan. Or with an orchestra, di ba? Pwede na, pero may orchestra bang? Paano ko? Isa rin po yan sa mga pinagpaplanuhan namin, someday na, lalo na yung live, yung parang Nirvana, vlog ng mga gano'n. Yan yung tulog tao or anything na basta vlog. Gusto rin namin magkaroon ng ganyan. Isa sa accomplishment ng isang bilang artist na magkaroon ng acoustic, lalo na isang rock band pa, yan. Tama. Meron na ba yung last question ko? Meron na ba, kasi nauso din yung Songs of Eraserheads, ginawang musical, ngayon yung parokya ni Edgar, and Ben and Ben yata, yung latest, ano. Kayo ba may lumapit na sa inyo at pinag-usapan? Pwede siguro ang Shackle gawin ng musical, ano? Yun nga ba, kami, ano kayong good mo? Kilala, kapita kami. Ayun ang gusto namin. So wala pa. Wala pa po eh. Okay, salamat. Thank you very much. Sino pa po? Welcome, Mr. Jobert Sukal dito. Good evening po, Mr. Jobert. Sino? Is Joey. Another Joey. Hi, good evening, Sir Joey. Congratulations. Ah, di ba, yung rebranding from Shackle to Repacon. Pwede ba yung packaging sa inyo? Kasi nung Shackle kayo, medyo iba yung look. Tapos ngayon, medyo nag-iba lang konti. Ano ba to? Kasama ba to sa plan? Sa rebranding at repackaging? Hindi naman po. Siguro nagkataon lang po na gagawin na yung menu ng Oki. Tapos, what happened to the other, to the other members na napalitan nyo na? Sa anong, asa na yung mga dapat ninyong kasama? Dari wala na po kami balita eh. Bakit? Mga nagbabalita sa amin pero ayaw namin tingnan. One last question. Kasi nung time, kasi galing din ako ng recording company, panahon ninyo, nung nasa Polycosmic Records ako. Ah, si Joey. Ah, pagkatapos, kasi noon, ano eh, tambay ako ng dread, tambay ako ng lyrics. Ngayon ang natitira na lang 70s Bistro at saka saan normally kayo ngayon nag-gig? Wala po kaming regular na bar or no. Kadalasan po festival, festa, out of town. Itong Repacon po wala pong... So yung last nyo sa UP Fair? Hindi po. Nag-perform din. Hindi po kami nakapag-iun, pero sa ano po, Circus Music Festival. Iba-iba po, from Mindanao to wala. Yung, ano kayo lang may last natin? Mindoro. Every week po, may mga fiesta, mga founding anniversary, madalas kami. Doon kami po lagi madalas eh, mga festival. Eh, mga bar gigs rin, siguro, kung may imbitahan, halimbawa ng Kobe Grill, yan. Okay, thank you Joey. Here's Miss Julie Bonifacio. Good evening po. Pasensya na po, medyo may maliit lang ang alam ko sa background ninyo na po. So, na-disband po yung Shackle. Tama po ba, mali? Medyo tama, medyo mali. May tama. Lakas tama. Paano po na-disband mo na po? Na, paano po nawala yung grupo? Hindi po kami nawala eh. Okay. Parang... Sorry, kasi ano? Sila nagpala eh. Nagbook sila. Sila nagbook ng... Hindi na kami sila bigyan. Ah. Hindi naman kami umalis eh. Nagbook lang sila na wala na. Kasi parang tingin nila, sila nag-iisip lang na... Ah, kayo so yung short, nilaglag kayo? Mas gusto nila yung sila na eh. Okay. Parang siguro... Kaya
Kailan niyo po nalaman na nilaglag na nila? Nagpubok na sila nang hindi na kami sinasabihan. Kailan niyo po nalaman pandemic po? Noong ano, bago po mag-pandemic, kaya sakto rin na wala na talagang gig nung nangyari. Oo, sakto. Pero yung nakakuha pa sila na noon, kaso didimanda sila dahil wala ako. Pinupuntahan ako, pero hindi ko na sabi ko eh. Sino po yung magdidimanda sa kanila? Yung mga nagpa, yung mga producer, na-expect siya. Kasi pa nalaman na wala ko, nagdidimanda sila pag wala dito tumating. So, tinawag ko, nilapitan na hindi kayo? Nilapitan na ako, pero siyempre ginawa nyo na yun. So, anong next move niyo po? Anong nangyari yan na lang? Buti lang may nagpatuloy sa amin na ano. Tapos, si Matis yung ganda namin na ayaw ko na rin, pero tinuloy niya dahil nakita niyang pwede pa naman kami. Ah, so naka-house po kayo magkakasama? O paano kayo pinalayas? Hindi. Ah, sorry po, asma. Kasi sakto, pandemic, sila nakapag, ano na, shadow shackle. Kaya, yung... Nas kayo na lang po ang natira. So, anong ginawa niyo po? Tumuli kayo? Kaya dahil nagagamit nila yon. Ah, hindi na namin ginamit kasi na, lagi doon na, yung time na yun, napapahiya daw eh, dahil hindi ano. Na lang, kaya hindi na namin ginamit. Okay. Parang pakita namin na hindi kami yun. Sino po nakaisip ng shackle nun niya? Dati pa po yun yung umpisa. Hindi ako, kasi kailangan nakaret. Ako po yun ako. Ako po. Kasi, sir, ganito, may banda rin po kasi yung Lili, di mo ba? Yung Kaya Lili, nagkaroon din mo ng problema. Oh. Hindi ngayon magamit yung Kaya Lili kasi ni-register ni... ni Kia na hindi alam ng other band members. Kayo po ba ni-register niyo yung shako na name? Ni-register na lang, hindi rin namin alam. Pero wala pa yung umpisa, wala naman. Pero may mga katibayan sa mga interview sa mga... Sa, ako na parang nag-register ng Alba Records. Yung Alba Records sa ako, magkano kami, kaya hindi pa rin sila pwedeng ano doon.